guys! Welcome to my YouTube channel. First of all, magpapakilala ako sa inyo. My name is Dana. Our topic for today is about how to move on as a single mom. Sa video na to, isishare ko sa inyo yung mga bagay na aking ginagawa para makapag-move on. Magsishare lang ako ng konting story kung ano nga ba yung nangyari sa aking marriage. 4 years pa lang po ako kasal and meron po kaming isang anak. Ipapakilala ko sa inyo yung aking anak and i-insert ko na lang dito yung kanyang picture and lagi niyo din po siyang makikita sa vlog namin dito sa channel na to. Eto po siya. Yan po yung aking anak and kaka 4 years old lang po niya. Yun na nga po, 4 years pa lang po kaming kasal and unfortunately, hindi po nag-work yung marriage namin. Sa buhay mag-asawa, may mga problems na pinagdadaanan. Depende na lang po sa inyong dalawa kung paano nyo ito i-handle. Sa situation kasi namin, hindi naging madali kasi wala ka nang magagawa kung ang isang tao ay ayaw na sa'yo. Kung ang isang tao ay sumuko na sa'yo at ayaw pa nang ipaglaban. Bilang tayong mga nanay, syempre gugustuhin natin na buo yung ating pamilya para sa ating mga anak, di ba? Ako kasi galing ako sa broken family. So hanggat maaari, ayaw ko sanang mapagdaanan ni Aki yung mga bagay, mga sitwasyon na napagdaanan ko nung bata pa lang ako. Kasi mahirap na lumaki ka, na broken kayo. Ang hirap talaga, parang ang hirap niyang i-explain. Kumbaga parang may kulang sa pagkatao mo kasi wala dyan yung magulang mo. Though andyan naman yung kasi yung mama ko yung nagpa-aral sa akin, ganyan si mama lahat. Nagbibigay lang yung daddy ko ng pera, yung gano'n. But hindi niya naibigay yung suporta na kailangan ko habang lumalaki para alam mo yun, mabuo yung pagkatao mo. So hindi ko na-experience yun. Kaya dati, inggit na inggit ako sa mga bata or sa mga pinsan ko na may tatay, ganyan. Simple lang naman yung aking pangarap. Siyempre dahil nga galing na ako sa broken family, siyempre pinangarap ko na magkaroon ako ng sariling pamilya. Nung dumating yung time na yon na nagpakasal ako, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para hindi masira. Gagawin ko ang lahat para maging successful at maging masaya yung marriage ko and para magkaroon ako ng masayang pamilya. But unfortunately, siguro ito yung kapalaran ko. Hiwalay na nga kami nung asawa ko and parang wala na lang akong nagawa. Trinay ko namang ayusin, trinay kong makipag-usap, pero wala na kasing magagawa ang isang tao kapag ayaw na nung isa. Sabi nga nila, it takes two to tango. Diba? Hindi naman pwedeng ikaw na lang yung nagbubuhat, ikaw na lang yung nagdadala. Kasi walang mapupuntahan yung relationship na yun. Sobrang sakit ng napagdaanan ko to the point na gusto ko nang sumuko. Pero nandyan kasi yung anak ko at siya na lang yung inisip ko para magpatuloy. Kung i-describe ko yung napagdaanan ko, sobrang mentally torture siya kasi may mga salita akong narinig dun sa partner ko na alam mo yun na masasakit. Isasabihan ka na hindi na in love sa'yo yung tao, so na-fall out of love na siya sa'kin, and yung hindi na niya kayang gampanan yung pagiging asawa. Yes po, narinig ko po yun lahat, and sobrang sakit. All this time, akala ko okay kami, pero meron para siyang kinikim-kim na, alam mo yun, meron pala siyang kinikim-kim sa loob niya na hindi niya nasabi sa akin. And then, one day, parang sumabog na lang siya and nasabi niya sa akin lahat yun. So, sobrang hirap po and syempre, sobrang sakit. Pero wala na akong magagawa. Andito na ako sa sitwasyon na to. So, kaya ang magagawa ko na lang is to move on. So, kaya ako gumawa ng video na to para ma-share ko sa inyo kung meron man dyang mga tao, mga nanay na pinagdadaanan, kung ano man yung pinagdadaanan ko ngayon, I hope na makatulong ako sa inyo. I hope na ma-inspire ko kayo to do these things. Ito yung mga bagay na aking ginagawa sa kasalukuyan. First step is new environment. Siyempre, bilang magkasama kami sa isang bahay, kailangan naming mag-move out, di ba? Alangan namang hindi kami okay and then dun pa rin kami nakatira. So, nag-move out ako kasama nung anak ko and dito nga kami nakakita ng available unit dito sa Meza Residences and dito kami nag-start. So, lahat talagang parang inisip ko dapat bago, dapat
fresh. Kumbaga, it's a new environment para sa amin. New environment na dito kami mag-create ng anak ko. Bilang dalawa na lang kami magsasama. Dito kami mag-create ng good memories. Dito ako mag-move on. Dito ako makakapag-isip ng tama para makapagplano ako ng mga bagay para sa future namin. Second is to disconnect sa kanya or disconnect sa mga tao na related sa kanya. Kinat ko talaga yung communication. Lahat ng means ng communication talagang tinanggal ko. Deactivated yung Facebook ko. Nakablock. Nakablock siya sa Instagram ko. And eto na lang yung social media na active sa akin. Etong YouTube and syempre yung aking Instagram. Habang nasa process ka kasi ng pag-move on, mahirap yung nakikita mo pa yung activities niya na meron ka pang balita about sa kanya. So, dapat mag-disconnect ka na. Kasi ang goal mo is to move on, di ba? And isang reason bakit ko pa dinactivate yung aking Facebook. Kasi naman si Facebook nagpapaalala. Alam mo yun, di ba? Everyday may notification about yung nangyari in the past. Yung memories, ganyan. So, nakakainis lang na everyday, meron akong notification na nandun pa yung picture niya, nandun pa yung mga ginawa namin in the past, yung mga memories namin sa Facebook nandun. So, yun na nga yung right way na ginawa ko is to deactivate. Hindi ka talaga makapag-move on kapag nakikita mo ba yung isang tao. Lalo na kapag active siya and then lagi siyang nag-a-update ng nangyayari sa kanya. Lalo na kapag mahal mo pa yung tao. Kapag gusto mo pa siyang makasama. Alam mo yung thinking na sana kasama ko siya at this moment. Kasama ko siya na, alam mo yun, kasi dun sa isang tao na sumuko na sa'yo, parang nagpo-focus na lang siya sa sarili niya. So parang etchupera ka na talaga. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Parang bigla na lang akong binitawan. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko noon. Hindi ko alam kung paano ko i-handle kung makakayanan ko ba. Pero dahil nanay na nga ako at meron akong anak na umaasa sa akin, kailangan kong maging matatag, kailangan kong maging strong. Third is acceptance. Tulad na ng sinabi ko, kapag ayaw na ng isang tao, wala na talagang magagawa. Wala nang magagawa, hindi tanggapin na lang kung ano yung sitwasyon. And yun yung ginagawa ko. Kahit masakit sa loob ko, hindi ko talaga tanggap kung ano yung nangyari sa marriage ko. But I really need to accept it. Tinatanggap ko siya kasi meron akong anak na umaasa sa akin. Ano na lang ang mangyayari sa akin kung magmumukong ako sa isang tabi? Ano na lang ang mangyayari sa akin kung araw-araw kong iiyakan yung nangyari sa akin? Diba? Makikita nung bata na nahihirapan ako, syempre, bilang ako na lang yung nakakasama niya, ang mangyayari sa bata, magiging weak din siya. So, I need to be strong. I need to accept the fact na ito na yung situation na yun. Na ganito na yung buhay namin. Na ito na siya. Na mag-isa na lang ako. And instead na magmuko, find ways na lang on how you will be able to move on. Magpaka-busy ka, go out with your friends. Naghiwalay kasi kami January and hindi pa tayo naka-quarantine noon. Wala pang lockdown. So, pumapasok pa ako sa office, nalilibang-libang pa ako kasi syempre busy ako sa work, nakakasalamuha ko yung mga office mates ko, nakikita ko yung mga friends ko. So, yun, nagpaka-busy talaga ako. Lumalabas ako with them, umiinom kami dito sa condo, minsan niyayaya ko sila. Nakakatulong kasi yung makisama ka ulit or kumunik ka ulit sa mga old friends mo, ganyan na yung matagal mo nang hindi nakikita. Magkwento ka sa kanila, mag-open ka sa kanila, and makinig ka kung ano yung mga sasabihin nila sa'yo. Nakakagaan yun sa loob, lalo na sa akin na sobrang bigat nung dinadala ko. Bukod sa family ko, kailangan mo din i-share sa mga kaibigan mo para gumaan yung loob mo at makakuha ka ng mga advices na pwede mong gawin. Pero kailangan kapag nagkwento ka, sabihin mo kung ano talaga yung totoong nangyari. Hindi yung ikukwento mo lang kung ano yung sa side mo para lang makakuha ka ng simpatya at para kampihan ka ng mga friends mo. No. You have to, alam mo yun, maging totoo ka. Kung ano man yung nangyari, kailangan mong sabihin. Para hindi bias. Sobrang tinatanggap ko na yung nangyayari.
kung ano man yung estado ko ngayon, kung ano man yung sitwasyon namin ngayon, sobrang tanggap ko na. Kasi yun lang yung key para makapag-move on ka. Ang hirap kasi nang merong pang kinikim-kim, ang hirap nang hindi mo tanggap. Paano ka makapag-move on, diba? Paano ka makapag-move on kung everyday mo na lang iiyakan, kung everyday ka na lang mag-move on? You have to accept it. Fourth is to focus. So dahil tanggap ko na nga yung nangyari sa akin, nagfo-focus na ako ngayon kung ano yung pwede kong, yung mga bagay na pwede kong gawin for me to be able to move on para sa akin and sa aking anak. Syempre may panghihinayang, lahat naman ng tao manghihinayang, di ba? May panghihinayang kasi if only makabawi ako ganyan or bumalik yung panahon, may mga bagay na hindi din ako ginawa and may mga bagay na dapat ginawa ko while we were still together. Ganyan. Pero since nandito na ngayon yung sitwasyon na to, kailangan nang tanggapin and we just have to focus on the things na pwede natin gawin, okay? Para makapag-move on tayo sa situation na we're in right now. So focus ako sa trabaho ko ngayon kasi kailangan ko talaga magtrabaho para sa akin and para syempre sa future naming mag-ina. Though nagbibigay naman siya ng sustento, but it's only for Aki. And then the last step na ginagawa ko is to plan. Kung before, dalawa kayo ng asawa mo, or kung before, dalawa kami ng asawa ko yung nagpa-plan for our future, ngayon kasi, ako na lang yung gagawa. Kasi wala nang kami. Nakakontrata kami dito sa condominium na to. So, kailangan kong tapusin yung 1-year contract. And then, meron akong plano to move out. Yun na nga, uuwi kami sa province. That is my plan. And then, magtayo na lang ako dun ng business ko. Okay, dun ko na lang gagawin yung pangarap na gusto ko. Dun na lang din mag-aaral si Aki. And at least, para makasama ko din yung family ko. Para may masandalan din ako. Kasi ang hirap ng nandito lang ako sa Maynila. Kasi guys, yung family ko, nasa province talaga sila. Si Mama, oo, nasa ibang bansa. Pero sa probinsya, nandun yung kapatid ko, nandun yung mga tita ko, andun yung lola ko. At least kapag kinailangan ko ng support, like emotional support, ganyan, kailangan ko. Kasi kailangan talaga sa pagkakataon ito, kailangan mo yung pamilya mo talaga na masasandalan mo. So that is my plan, is to go back to our province. Start a new life, and doon ko itatayo yung matagal ko ng plano na business na to have my own cafe. Kasi I really love baking, ganyan. I really love making desserts. I love, basta, pero nakaplano na yon. Oo nga, ang hirap tanggapin ng situation na ganito. Mahirap talaga siya, pero wala nang magagawa. Pero tanggapin na lang. So, dun sa 5 ways na sinabi ko, pinaka-favorite ko dun is acceptance. Tanggapin lang kung ano yung mangyayari at magtiwala ka sa itaas. Lagi kang magdasal na lagi kang gagabayan sa mga mangyayari sa buhay mo. Di ba nga, nangarap ako na magkaroon ako ng sarili kong pamilya, magkaroon ako ng masayang pamilya, pero hindi ko talaga siya ina-expect na mangyayari sa akin to. Andito ako ngayon, patuloy pa rin lumalaban at patuloy na tinatanggap kung ano man yung mangyayari pa. And dapat ready ka din talaga sa mga bagay na mga mangyayari pa sa'yo. Wala na eh. Kapag iniisip ko na lang, kapag let's say biglang sumagi siya sa isip ko and biglang naalala ko na naman siya, malulungkot ako, andiyan yung saglit na magmumukmuk ako, pero kapag naiisip ko or kapag nakikita ko lang yung anak ko, parang kailangan kong lumaban, kailangan kong maging matatag, so hindi dapat ganito. So para akong bipolar, one moment sad, one moment, kailangan mong mag-switch from sadness na kailangan mong maging masaya, kailangan mong laruin yung anak mo para ma-divert yung isip mo. Yun, ganun yung ginagawa ko. Kaya din ako nag-open nitong bagong channel sa YouTube kasi gusto ko ding fresh yung start. Kasi di ba nga din sa isang channel ko, andun yung memories namin, andun yung family vlogs namin, ganyan. So, para makapag-start ako ng new. And kung may manood man sa akin, para masubaybayan nila yung journey ko as a single mom and yung journey namin mag-ina. Kung nanood ka man ng video na to, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe sa channel ko and
itatry ko na mag-share pa ng mga experiences ko bilang single mom para makatulong din ako sa inyo. Kasi itong steps na shinare ko sa inyo, sobrang nakatulong siya. Di ba ako fully okay, but nakakatulong talaga siya. Siyempre, nag-try ako na ayusin, ganyan. Nagpaka-martyr din ako ha. Naging martyr ako. Sinuyo ko siya para lang maayos namin. Pero wala na kasi talagang magagawa if yung tao na yun is ayaw na niya talaga. So, dumating na lang sa point. So, ilang months ko yun ginawa. Nag-start kasi kami ng August na hindi na kami okay. August last year. So, August, September, October, November, December, January. So, 6 months na sinusuyo ko siya. Alam mo yun, nagpapakumbaba na ako. Pero wala akong nakikitang progress, wala akong nakikitang gusto niya pang ayusin. So, syempre, ako, meron din naman akong limit, okay? Meron din naman akong limit para sa sarili ko. Naisip ko parang nagmumukha na akong tanga, ganyan. Nagpaka-martyr na nga ako lahat eh, nagpakumbaba na ako, pero wala pa din. So, meaning to say, naayaw na talaga ng tao. Ang pangit naman kapag pipilitin mo, pag isisiksik mo pa yung sarili mo kung ayaw na sa'yo ng tao. Dumating ako sa point na naawa na lang din ako sa sarili ko. Naisip ko na hindi ko to deserve. May hirapan na ako. Naawa na ako sa sarili ko. So, bumigay na ako. Binigay ko na lang yung gusto niya na maghiwalay na lang kami. Actually, siya lang naman yung may gusto ng bagay na yun eh. Kasi kung ako lang iisipin, and sa lahat ng nanay, alam niyo to, na hanggat maaari gusto mo complete, hanggat maaari gusto mo maayos. Pero yun na nga, tulad ng sinasabi ko, kung ayaw na talaga ng tao, ayaw na niya. Hindi nyo na yan mapipilit. Hindi nyo na yan mapipilit kung ayaw na talaga ng isang tao. It's just so sad na yung taong mahal na mahal nyo, hindi na pala kayo mahal. Ang hirap. Ang hirap magsimula. Ang hirap mag-move on. Pero dahil nga meron akong anak, kailangan kong maging matatag, kailangan kong maging strong para sa bata. So, yun lang yung introduction about me. And yun yung 5 ways na ginagawa ko hanggang ngayon. Kasi hindi pa naman ako fully recovered. Hindi pa naman ako fully moved on. Or hindi pa ako fully okay. Pero still, I'm doing those 5 ways para naman, syempre, makapag-move on na tayo. And yun, ang masasabi ko is tuloy lang yung buhay. Kung parehas tayo ng pinagdadaanan ngayon, ang masasabi ko lang is laban lang mga mommies. Marami pang darating para sa atin. I mean, right now, wala akong ano. Parang tinanggal ko na sa isip ko na ma-fall in love again. Or na magkaroon ulit ng ano, magkaroon ng partner. Ang focus ko lang ngayon is yung sa amin ng aking anak. Okay na ako kay Aki. Hindi ko na kailangan pa ng new relationship para maging masaya. So, syempre, hindi natin masasabi. Kung may darating, may darating. But hindi ko siya hahanapin. Ibubuhos ko na lang yung pagmamahal ko and attention kay Aki. Since kailangan ni Aki yun. Kasi, syempre, ako na lang yung nakakasama niya. So, yun na nga. Laban lang tayo, mga moms. Kakayanin natin to. Kailangan lang natin maging positive and don't forget to pray. Nandyan lang siya para sa atin. Andyan yung mga anak natin para magtanggal ng lungkot, para tulungan tayong maging masaya ulit. Mag-focus lang tayo sa kanila and this is the right time para mag-build ng good relationship sa atin ng mga anak natin. Siguro maiintindihan naman ni Aki itong paglaki niya and sisiguraduhin ko na hindi ako magkukulang sa bata. When it comes sa pagdidisiplina sa bata, dun kasi yung mahirap. Kasi syempre, ikaw na lang, di ba? Parang kay Aki, si Aki kasi sobrang makulit, sobrang matigas yung ulo. Minsan, napapano ko yan, napapagalitan ko. Hindi ko siya ini-spoiled eh, kasi ako din yung mahihirapan kapag binigay ko lahat ng gusto niya, kapag pinagbigyan ko lang siya sa mga bagay na gusto niya. So kapag hindi okay para sa akin, talagang dinidisiplina ko yan. Pinapalo ko yan. Pero not to the point na talagang palo naman. Parang kumbaga, ang gusto ko lang mangyari is may kinatatakutan pa din siya. Si Aki ngayon, takot yan sa akin eh. Kapag alam niyang galit na ako, nagbe-behave yan. Ang gusto ko lang din kasi kay Aki is very sweet na bata. Lagi siya nagsasorry kapag alam niyang may kasalanan siya. Tapos, ang sweet niya kasi
every time nagsasabi siya ng I love you mommy, I love you tita, kasi kasama namin dito yung pinsan ko. Siya yung nag-aalaga kay Aki kapag pumapasok ako sa office. So, yun, I love you siya ng I love you. Kaya minsan kapag galit ako sa kanya, maya-maya okay na yung loob ko sa kanya kasi sobrang lambing niya. Marinig ko lang yung I love you niya, nagiging okay na ako ulit. So, yun, it's the best time to build a good relationship with you and your kids. Diba? Train them well. Kasi sa'yo din ang sisi kapag let's say may nasabi yung kabilang side na eh kasi pinalaki mo ng ganito, ganyan. Kung medyo magulungan yung explanation ko, pagpasensyahan nyo na guys, wala akong script. Kung ano lang yung maisip ko, yun lang yung nasasabi ko. So, yeah. Kung nanood ka man sa video na to, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka kapag meron akong bagong video. So, once again, my name is Dana and nice meeting you.